Mukhang magkakaiyaka na naman tayo dito. Ang haba niya nang wala, may needle? Oo, 12. Kasi nga, ano eh, microneedling. I-testing mo nga sa mukha niya nang walang ano. Sayang naman ang pagpapaprotein ko. Parang may lashes ko. Mm-mm, kasi nagpa-makeup ako nung sa araw. Bakit ka na-makeup? Na, meron kami shoot sa office. I'm not sure. May shoot sa office. Ang sela ng mukha ko, eh. Ang sensitive ng mukha mo. Oo. Hindi pa man glass skin. Malapit na nga. Malapit na. Ilang session na lang. Malapit na. Nagka-rashes lang. Eh, magpapalit pa ng weather. Magkakarashes na naman yan. Pag naman eh. Pag basta nagpapalit ng weather. Mm-hmm. At saka pag ano, for example, matagal akong nasa bahay lang, hindi ako lumalabas. Mga 5 days, kaya nag-work from home. Pag lumabas ako, magkakarashes ako. Mm-hmm. Ang arte. Mm-hmm. Attitude. Malang joke. Ewan ko ba? Sabi nga ng mga kaibigan ko, napakasailan mo. Mm-hmm. Kasi kahit sa mga ano, sa mga dugo-dugo, masailan din ako. Kailan ang allergy mo? Yung allergy mo? Yung sa mukha ko? Mm-hmm. Yung rashes ngayon? Mm-hmm. Kailan ba yun? Tuesday. Inano ko na nga yan, nilinagyan ko na ng maraming aloe vera. Kasi yun lang naman ang ilinagay ko sa mukha ko. Last time ba masakit? Hindi. Perfect yung last time. Ilang minutes tayo last time? Nakalimutan ko na. Parang 15 to 20. Parang 20? Oo. Okay. Iba-iba kasi yung ano naman. Depende sa pan. Oo. Minsan effective sa ano yung 30, minsan hindi. Sige. Sure. So ayan guide, third sesh guide. Ayun guys, third session na ng aking microneedling. And then, nagka-rashes lang ako dahil nga nag-shoot sa office namin. Nakakatawa nga yun kasi nag-post ako sa Facebook. And then, nakatanggap ako ng 200 plus na greetings ng happy birthday. And then, after 2 days, sinabi ko nga na 3rd of May pa naman yung birthday ko, pero salamat pa rin sa birthday nyo. Pero ang comment pa rin doon is happy birthday. Dami kong birthday. Pinapatayo na lang aking anesthesia. I'm with Dek-Dek. Kaya pala si mapakla pala to, no? Natitikman ko eh. Kaya pala si mother nag-walking. Mapakla. Nag-walking. Kasi pag natutulog pa, naka-jacket ko. Huwag kayo mag-AC. Paano? Gusto nang matumik sa amin. Nagpalinis pala yun ang mukha. Nasasaktan din niya nila yun. Ah. Pinatigil daw. Hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Paano station niya? Parang ganito. Hindi niya sabi ko eh. Kasi sobrang masarap linisin sa may bandang ilong dun eh. Kasi nga ano. Daming ano, blackheads. Oo. Palinis ka lang yan.
Sima kasi nakakatulog na, di ba? Papalinis. Kaya ang sakit. So, sobra-sobra na daw siya sa sakit. Oh, diba, hugot? Works ba siya? Marami ba akong blackheads? Hindi masakit eh. Hindi may anesthesia. Ah, gano'n? Pwede mo magpapanilis siya ng mukha, pero magpapa-anesthesia siya para hindi siya parang naman. Eh kung diniretso niya na lang package dati, ano? Ano ba package? Eh di yung pinapagawa. Kapag na-session mo ito, sa Excited na ako sa lakatan eh. Igawat mo eh. Bakit ba nagkaka-whiteheads? Bakit yung pores mo? Ah. Pati yung labi ko, ano? Meron? Ramdam ko. Whiteheads? Ano? Hindi ba ito yung number? Ayun talaga yung ako kung minsan ako dito sa my daddy eh. Kasi ba-vlog ako eh. Vlogs ba? Ayan. Ano dok yung meso? Meso, microneedling siya. Yung ibang pen. Ah. Eh yung derma pen. Dermapen, same lang siya. Iba lang kasi yung technique. Before kasi, mesotherapy yung tawag, yung roller. So ngayon, ito, dermapen na siya. Dermapen kasi pen na yung gamit mo. Mas advanced. Pen yun, pen niya. Ito, pen. Oo, ito, pen. Dermapen. Medyo masakit nga ngayon eh. Medyo masakit. Oo. Oh. Iskanda talaga. Oh, hanggang maging glassy. No. Pero may mga gumagamit pa rin ng ano, ng roller. Ikaw gumagamit ka pa rin ng roller? Hindi ako gumagamit ng roller. Mas gusto ko rin itong pen kasi less painful sa kumain. Yung roller kasi medyo masakit din. Pero yung roller may anesthesia pa rin siya. Meron pa rin anesthesia. So, kung magkakaiya ka na naman tayo dito. Ano ba ginagawa niya? May needle? Oo, 12. Kasi nga, ano eh, microneedling. I-testing mo nga sa mukha niya nang walang ano. Ang ina mga to. Pero yung iba, hindi nag-ano, anesthesia. Si mga try mo sa mukha ni Maya. Doon siya dati kung what, hindi ka walang anesthesia. Siya doon, direct agad. Matutuwa pa yan, tulog pa yan, baka nahilip pa nga. Misa nahilip pa kaya talo ko. Kailan hindi ako talaga? Huwag na, ganda lang. Paano yung dun sa dati mo na walang anesthesia, nag-iiyak yung mga tao doon? Nasasaktan. Naroon lang silang stress doon. Okay. Kasi pagka nagpa-anesthesia ka doon, bibili mo anesthesia to the dermatologist. Oh, may bayad pa? Oo, iba pa yung bayad. So, ganun. So, pagka gusto mo anesthesia, bibili ka ng 200 dermatologist. Ilang ay, session ka pa niya? Ay, ganda hawak. Ganda. Hindi, akin yung kamay mo. Ganda kasakit. Yung warts? Okay. Masakit kasi talaga eh. Ito pa oh. Next time na lang. Oo. Baka kasi masipa ako na si Dekdek eh. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Nandito na kami. Ano, susunod ka lang magpakapi ka. Tapos ka na ba? Kilikili na lang. Kilikili na lang. Ano? Sumama ka. Hi. So, parang hindi pamper yung nangyari na yun. Sobrang sakit. At magpapalaser naman ako ngayon na kilikili. Anong ano mo ngayon? Nang pain tolerance ko ngayon?
sensitive na today. Oo, sensitive ako today. Bawal lang may kaaway kayo. Sensitive. Hi guys! So, done na ng session 3. Pero ito yung pinaka-painful sa lahat. Painful. Dito, kung mapapansin nyo, mas mapula kasi yung dito, parang hindi ko na talaga kinakaya. Naawa na sa akin si Doc. Ikaw, kumusta naman ang laser mo? Okay lang. Okay lang. Pagkagili-gili mo? Okay na naman talaga. May takip. May takip. Ah, ako din, nagpa-laser din ako ng kinikili. First time ko. Actually, ano naman eh, wala naman ako masyadong buhok sa kinikili para lang hindi mag-amoy. At para mas minting na lang. So, yun lang. Sana sa susunod na session ko ay hindi na ganun kasakit. Bye!